Mga kwentong pambata. Si Molly at ang Higante. Noong unang panahon, may nabuhay na magsasaka kasama ang kanyang asawa at anak. Isang mahirap na lagi nag-aalala kung anong ipapakain sa kanyang pamilya. Isang gabi, may pagkain pa bang natitira para bukas? Wala, pero huwag ka mag-alala. May ilang kalabasa pa akong itinira para iluto. Gagawa ako ng masarap na sabaw. May lumalaki tayong anak. Kailangan niya ng nutrisyon. Pagpatuloy tayong ganito, magugutom ang aking kawawang anak. Anong gagawin ko? Kung kikita pa sana ako ng malaking pera. Narinig ng anak na magsasaka ang pag-uusap ng kanyang inay at itay. Gustong-gusto niyang makatulong sa kanyang ama, kaya't nagpasya siyang pumunta ng kagubatan upang mangolekta ng mga berries at maiuwi ng bahay, ibenta ang iba at kainin ang natitira. Kaya nang natutulog na ang tatay at nanay niya, dahan-dahan siyang lumabas at pumunta ng gubat. Naglakad siya ng sumunod na buong araw. Hanggang sa wakas, bago lumubog ang araw, ay makakita siya ng magandang halamanan na puno ng hinog, magagandang berries at prutas ng lahat ng uri. Wow! Ang ganda nitong halamanan! Ang dami ng prutas nito! Malaking pera ang kikitain ko pag nabenta ko ito! Pero teka! Napansin ni Molly ang isang malaking kubo katabi ng halamanan. Ang bahay ay mas malaki, talagang mas malaki kaysa karaniwan na bahay ng tao. Oh! Sa laki nito, ang bahay ay parang kubo ng higante. Kailangan kumukuha ang prutas. Tumuloy na si Molly at lakas loob na kumatok sa pinto. Binuksan ito ng asawa ng higante. At sino yan? Dito sa baba, Ginang! Ay, naku! Mabait ang asawa ng higante. Pinapasok siya nito. At nakinig sa kwento ni Molly. Teka, pwede kang kumuha ng mga prutas kung gusto mo, pero umalis ka agad. Salamat po, Ginang. Inay, mukhang gutom siya. Hayaan na natin siyang maghapunan. Paano pag bumalik ang iyong ama? Alam mo namang ayaw niya sa mga tao. Pero inay, mukhang gutom na siya. Siguro kasing edad ko lang siya at... Sige na nga. Pakiusap, kainin mo ito pero bilisan mo lang dahil ayaw ng asawa ko sa mga tao. Kinuha ni Molly ang pagkain. Ngunit na magsisimula na siyang kumain, dumating ang higante. May naaamoy ako na tao dito! Isa siyang batang babae. Kaedad ng anak natin. Paalisin na lang natin siya. Oo nga po, itay. Pakiusap. Nakaisip kaagad ang higante ng paraan. Kung yun ang sabi mo, mahal ko. Pakiusap, magpahinga ka muna dito. Ang totoo, gabi na. Kaya magpalipas ka muna ng gabi dito. At umuwi ka na lang sa umaga. Ang gubat ay mapanganib na lugar. Pwede siyang matulog sa silid mo, hindi ba? Opo, itay. Salamat! At ito ang munting regalo ko para sa'yo. May ganito rin ang anak ko na ginto. Ngunit dahil sa wala kong gintong kwintas ngayon, pakiusap, suotin mo muna ito. Tuwang-tuwa ang asawa at anak ng higante. Ngunit masyadong matalino si Molly para maniwala sa biglang pagbait ng higante. Kaya nang natutulog na ang anak ng higante, tumayo si Molly at kumuha ng unan at inilagay sa ilalim ng kumot niya. Pagkatapos ay isinuot niya ang gintong kwintas ng anak ng higante at inilagay naman ang suot niyang kwintas sa anak ng higante. Di nagtagal, dumating ang higante. Hindi niya malaman kung alin ang anak niya. At kung alin, si Molly. Kaya inamoy niya ang mga ito at inisip na ang sariling anak ay si Molly dahil sa suot nitong bulaklaking kwintas. Sinampal niya ito at inalog ng husto. Nagising ang anak niya. Itay! Ano? Ikaw ba yan?
Pinalitan mo ang kwintas! Itay, nagsinungaling ka! Akala ko magiging mabait ka sa kanya! Ang sama mo naman, Itay! Hindi! Mahal ko! Habang abala sa pag-amo ang higante sa kanyang galit na anak, tiningnan nito ng masama si Molly. At tumakbo papalayo sa kakahuyan si Molly. Tumakbo siya ng mabilis, ng malayo. Tumakbo siya buong gabi. Hanggang sa wakas, marating niya ang isang dahilang tulay na hinihila. Sa isang puno ay may nakataling lubid at may tabla. Siyempre naman, sobrang gaan si Molly at maliksi. Kaya hinawakan niya ang lubid at bumitin patungo sa kabila. Natagpuan niya ang sarili sa isang kaharian. Nakipag-usap sa ilang tao at kaagad niyang nalaman na ginugulo ng higante ang mga tao sa kaharian. Kaya hinayaan na lang nila ang tulay na dahila upang mapanatili sa labas ang higante dahil masyado itong mabigat para bumitin sa lubid. Hiniling ni Molly na makita ang hari ng lupain. Ibig sabihin, nilansin mo ang higante. Opo, kamahalan. Ngunit kailangan ko na pong makauwi ngayon. Ang paraan lang para lumayo na ng tuluyan ang higante ay kung makukuha natin ang kanyang espadang pinanggagalingan ng lakas. At kung hindi ay imposibleng makatawid ka sa kagubatan patungo sa iyong mga magulang nang hindi mo na pumupunta sa amin ang higante. Kamahalan, hayaan niyo pong subukan ko. Susubukan mo? Gagawin ko po ang kahit ano para lang makabalik sa aking inay at itay. Nagawan ko ng paraan nung una, magagawa ko po ulit. Pinapangako ko, pag nakuha mo ang kanyang espada, ikaw at ang iyong mga magulang ay hinding-hindi na muling magugutom pa. Salamat po, kamahalan! Pagawan niyo po ako ng peking espada na katulad ng sa higante! Kaya naghanda si Molly. Naghintay na lumubog ang araw at mawala ng liwanag ang bahay ng higante at dahang-dahang pumunta sa silid nito. Maingat niyang kinuha ang espada na nakasabit sa ibabaw ng kama at pinalitan ng peking espada. Pagkatapos ay inihagis niya ang espada sa labas ng bintana kung saan naghihintay ang mga kawal ng hari. Nagising ang higante sa pagtunog ng espada at sinunggaban nito si Molly. Ikaw, ang akala mo talaga ay may isahan mo ako, ano? Ang lakas ng loob mo. Ang totoo na isahan na kita nung una, hindi ba? Hindi sa pagkakataong ito. Parurusahan kita ng husto. Paano? Tiyak na hindi mo alam kung paano mo ako parurusahan. Talaga? Kung iniisip mong napakatalino mo, sabihin mo sa akin kung ako ay nasa iyong lugar. Papaano mo ako parurusahan? Dadalhin muna kita sa kusina at doon ay ilalagay kita sa isang napakalaking sako na may karayom, sinulid, aso, pusa at gunting. Pagkatapos, ibibitin kita sa isang pako. Pupunta ako sa kagubatan para kumuha ng malaking patpat. Pagkatapos ay dadalhin ko ang sako na nasa patpat at hihilahin ko sa gubat. Oh, sobrang sakit nun. Magaling na parusa, hindi ba? Napakagaling! Yan ang parusa mo! Iniwanan ng higante ang sako na nakabitin sa pako at umalis upang magputol ng kahoy. Ang aso, pusa at si Molly ay nag-ingay ng sobra sa loob ng sako at nagpapalag ng husto. Hanggang bumagsak ang mga kaldero at kaserola sa kusina at ang asawa ng higante ay nagising. Pumunta ito sa kusina at nakita ang galaw ng galaw na sako. Sino ito? Dinala kami ng asawa mo rito at kung makikita mo lang ang mahika na nakikita namin. Ngunit ayaw ng asawa mo na makita mo ito. Anong nakikita mo? Pakiusap, sabihin mo kung anong mahika ang nakikita mo. Pakiusap, sabihin mo. Sige, ngunit kailangan mo munang pumunta dito. Oh, sige, gagawin ko. Sobrang interesado ang asawa ng higante at gagawin nito ang kahit ano para makita ang mahika na nakikita ng nasa loob. Kaya si Molly ay kinuha ang gunting at ginupit ang sako. Pumasok ang asawa ng higante at mabilis na ginamit ang karayom at sinulid para tahiin ito. Nagtira ng maliit na butas.
Ginang, naging mabait ka sa akin. Ngunit masama ang asawa mo. Gusto niyang ginugulo ang mga tao. Makikita mo mismo ang ginawa niya sa akin. At tumakbo na si Molly. Dumating ang higante. Inilagay ang sako sa patpat at sinubukang hilahin ito. Mula sa maliit na butas, nakita ng asawa ng higante ang lahat ng ito. Kayong mga tao, ipapakita ko sa inyo ang paraan kung paano maparusahan. Galit ako sa tao. At bago magising ang asawa ko, ilalabas na kita at sasaktan ng husto. Ginupit ng asawa ng higante ang sako gamit ang gunting at tumayo ng buong lakas. Naramdaman ng higante na may kakaiba habang hinihila niya ang sako. Paglingon niya ay nakita niya ang kanyang asawa, nagalit na nakatayo. Ikaw! Nangako kang hindi na ulit mananakit ng tao kahit kailan! Pero sinubukan niyang kunin ang espada ko! Iyon ay para hindi ka na ulit makasakit ng tao. Dapat lang yun sa'yo. Ako mismo magtatapon ng espada mo. Mahal ko. Nagbibiro lang naman ako eh. Itinapon ng asawa ng higante ang espada. At syempre, hindi alam ng mga ito na nakuha na mismo ni Molly ang tunay na espada. Tuwang-tuwa ang hari. Na iniayos nito ang pagpunta ng mga magulang ni Molly sa kaharian kung saan binigyan niya ng napakalaking bukirin upang mataniman. Si Molly at ang kanyang mga magulang ay hindi na muling nagutom. Si Molly ay matapang, laging alerto at matalino. Hindi siya sumuko kahit pinagbantaan pa siya ng higante. Kaya sa wakas, mga magagandang bagay ang naganap sa kanya.